Ating saksihan ang ikalimang bahagi ng mga taong naaboso, na-torture sa panahon ng martial law, sa pamamagitan ng mata o ang Movement Against the Anti-Terrorism Act. Dito lamang sa Jazz and Fev. Namaga yung ating mga katawan. Pero, mga kasama, sa kabila nung aking karanasan na yon ay hindi ako tumigil na kumilos at patuloy na mag-organisa, hindi lamang doon sa komunidad na aking pinabibilangan noon, hanggang sa ako ay nagpatuloy na mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa noong panahon na yon. At ang pangalawang pagkakahuli ko ay noong 1985 ng magplano at magkasagawa ng isang welgang bayan. Isang welgang bayan na tigil patsada ng mga transportasyon sa hanay ng mga jeepney driver at maging ang mga pribado ay patitigilin sa pasada, walang lalabas sa pasada ng mga sasakyan. Kalahok ako doon. At sa planong yon na tigil pasada, madaling araw pa lamang kami ay ng aming mga grupo ay magsimulang magpatigil ng mga pasada ng mga sasakyan na tinatawag nating welgang bayan. Noong 1985, sa ikalawang pagkakahuli ko, alas 5 ng madaling araw ng umaga, ay habang kinakausap namin, kinukumbinsi namin yung mga driver ay na tigil pasada, na handa namang makiisa yung mga driver, kaya lang pakiusap ng mga driver, bigyan sila ng isang biyahe para pambili ng pagkain ng kailang panin. So pinagbibigyan namin at yung iba naman ay talagang nagtigil pasada na, lalong-lalo na sa ilalim ng organisasyon ng mga jeepney driver noon na handang makiisa sa welgang bayan. Ang masakit noong ako ay nakita ng mga pulis ng MPD ng Manila Police District pa noon. Nakita nila akong namumuna doon sa pagpapatigil sa tigil pasada sa welgang bayan na yan. Ako ay kanilang nadampot. So habang ako ay kanilang hawak-hawak sa aking mga kamay, ay pilit akong isinasakay sa puting sasakyan. Noong araw, wala naman pong ibang panato kundi yung portiera. Portiera na kulay puti. At pilit akong sinasakay. Ako naman ay nagpupumiglas ng mga oras na yon. Ayaw ko sumakay. Pinipigilan kong hindi ako makasakay habang walang mga tao o saksi na makakakita sa akin, sapagkat yung mga kasamaan ko ay nagtakbuhan na at nagpulasan na dahil doon sa pagkakadam sa akin. Yung mga sibilyan na pinararami ko yung makakakita sa akin para masaksihan nila kung paano ako hinuli at sino yung mga humuli sa akin. Hindi ako basta sumakay. Kahit pinipilit, pinagtutulakan ako. Pero habang na ako ay pinipilit sumakay sa sasakyan, ako naman ay pinapalo ng tranchon. Ayan to, ano? Palo dito, palo doon, palo sa katawan. Pinagpapapalo ako. Pero hindi ko tinitiis ko.